Pinilahan ang unang araw ng booster rollout sa ilang piling botika sa Metro Manila. Hiwalay ang pila ng mga magpapabakuna at mga bibili ng gamot. Pero sinamantala na ito ng ilan na isinabay sa pagbili ang kanilang pagpapaturok. May post-monitoring area rin kung sakali mang may side effect ang bakuna. Siniguro naman ng DOH na dumaan sa training ang mga pharmacists na magsasagawa ng pagbabakuna. Sa ngayon, 7 botika at klinik pa lang sa NCR ang ginamit para sa vaccination. Pero ang plano ng gobyerno, palawigin pa ito sa ibang rehiyon. Siguro by second week or third week of February, pwede nating umpisahan sa iba't ibang panig ng ating ng ating bansa based on the readiness assessment of our regional offices. Yan ang tinig ni National Vaccination Operations Center Head, Undersecretary Mirna Cabotaje. Samantala, nilinaw ni Cabotaje na walang bayad ang booster shots na ipinamimigay ngayon sa mga butika. Sa panayam naman ng programang ito, sinabi niya ang DOH ang nagsusupply ng mga bakuna sa mga pharmacy pati ng iba pang mga gagamitin sa pagtuturok. Pagkatapos nito, titignan kung ano ang mga dagdag na gastos para sa operasyon. Kaugnay naman sa ulat na may ilang nakatanggap na ng ika-4 na turok o ikalawang booster shot. Ayon nga kay Cabotaje, mayroon pa ring mga sumusunod o may maroon pa ring mga sinusunod na patakaran kaugnay sa kung ilang doses ang pwedeng tanggapin ng vaccine, lalo't na sa ilalim pa rin ng emergency use authorization ang mga bakuna. For the initial rollout, sa mga 5-7 days, itong linggo na ito, ay libre muna. Mm-hmm. Tapos titignan natin kung ano yung mga pwedeng cost, tapos saan it's a charge. So, eventually, tignan natin kung mga magkano yung administration or processing cost of the vaccination. Mm-hmm. Habang EUA pa rin siya, kailangan sundin sana yung pangitulan ng gobyerno. Kasi eventually, ang mananagot ay ang DOH at ang national government. Muli, yan po ang tinig ni National Vaccination Operations Center Head, Undersecretary Mirna Cabotaje. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.